Narindigan si Pangulong Rodrigo Duterte na hindi makikipagnegosasyon ang gobyerno sa grupong Maute. Sinabi niya yan sa kanyang pagbisita sa mga sundalo na sugatan sa Bakbakan sa Marawi sa Camp Evangelista sa Cagayan de Oro City. Muli ring nagbabala ang Pangulo na maaari niyang palawigin ang martial law sa buong bansa kung magsagawa raw ng mga pag-atake ang New People's Army para itumba ang gobyerno. Ang may balita din ni Ian Cruz. Pitumpot-apat na sugatang sundalo ang ginawaran ng Pangulo ng Order of Lapu-lapu na may ranggong kampilan dahil sa kabayanihang ipinakita sa laban kontra Maute ISIS sa Marawi City. Muling ipinangako ng Pangulo ang suporta sa mga sundalo sa pagdalaw niya sa Camp Evangelista Hospital dito sa Cagayan de Oro City. Isa sa mga sundalo, tinamaan ng sniper bullet habang nagsasagawa ng clearing operation ang pinupunterya pa raw ang mga parte ng katawan na walang helmet at body armor. Patawid kami ng bangko. Wala kami na snipe. Hindi nila puntira yung body armor. Upper body ka talaga titirahin sa ulo at sa baba. Isa namang sundalo na nakausap namin kasama sa nangyaring heavy casualty kamakailan. Pagdating namin doon sa may gilid ng moske, yun na andun na nakapwisto yung kalaban. Yung granada, RPG, yun ang mga kuha nila. Tapos may 60 pa nga eh. Tiniyak ng Pangulo na walang negosasyon sa mga Maute ISIS na mga kriminal daw. Sinabi rin ng Pangulo na hindi siya payag na bombahin ang moske na pinagtataguan ng mga terorista. Kasi pagka binasak mo yan, you'd have wounded the feelings of the entire Muslim world. Now remember that maraming Muslim naka-deploy Pilipino, mga Muslim o karamihan ka Kristiyanos, they are deployed in the Middle East. And they number around, by now, 2.5 million. Kung ikaw ang presidente, anong gawin mo? Nabanggit din ng Pangulo ang New People's Army kung maglulunsad raw ang grupo ng mga pag-atake para itumba ang gobyerno. I will not hesitate to impose martial law all throughout the country and order the arrest of everybody. You can demonstrate the streets the coming days. I am ordering the military to stay in the barracks, but be prepared for war. Inamin naman ng Pangulo na mismong ang pamilya Marcos ang humiling na gawing holiday sa Ilocos ay ka-100 taong kapanganakan ng dating Pangulong Marcos. Yes. And I readily agreed. But what's wrong? He was a president. To the Ilocanos, he was the greatest president. Kaya to dwell on this thing for so long a time will just divide the nation. Kung hihiling din daw ang mga taga-ibang lugar na magka-holiday dahil sa kaarawan ng isang naging pangulo rin nilang kababayan, handa raw siyang pagbigyan ang mga ito. Mula rito sa Cagayan de Oro City, Ian Cruz, GMA News.